Hello, netizen. Dito po tayo gupitan ng banks. Ano po ang unang dapat gawin pag nagugupit ng banks, Ate Esang? Kailangan basain. Ah, hindi. Ito muna, di ba, lagyan ng plastic? Lagyan na yan, ng plastic na magsasahod sa buhok. At saka po, ano po yung nasa likod ko? Nasa likod mo? Ganun din. Hindi. Di ba tinali? Wala akong tinali. Hindi ba tinali? Ayun, nakatali. At least, ay, buhok. Yung buhok mo itali po yung buhok na mahaba. Para paraan. Pamarap ka dito at ako yung nahihirapan. Yan po. Magaling po magupit ng buhok yan, yan eh. Oh, tapos ganun mo yan. Ano gagawin ay, po? Para makuha pala, no? Ganyan po magupit ng buhok ng bangs pala. So, ibang style to sikreto. Ayan, ayan. Kasi hinahabol ko yung maigsi eh. Kaya magbabangs po ulit si Ate Panoy. Yan. Gamit po kayo ng, anong tawag yan? Ano pa yung gumitin ni Raymond? Hindi pa bago na. Hindi na siya rin na ha-ha-ha. Gamit tayo. Unang bago gupitan, mag-ano muna, basain muna. Ano pong tubig yung pwedeng gamitin? Ayun. Kahit tubig poso. Hindi na kailangan mineral. Hindi na yung kulo. Tubig galing sa puso. Oo. Ganun mo lang. At ako yun. Yan, para may... Kailangan daw po nakatingala. Oo. Dapat tinitingala nyo yun ang gugupit sa inyo. Dahil, lalo na pag libre lang, tingalain nyo siya. Para gumanda ang gupit nyo. Dahil pag hindi nyo siya tiningala, sorry na lang kayo. Sorry. So, lagay natin dito. Yan. Dapat po pumikit para hindi makita yung gumugupit. Madidistract kayo pag nakita nyo yung gumugupit. Dapat po nakapikit kasi yung buhok pumupunta sa mata. Diba? So, paano sistema ng gupit nyo? I-spike natin. Ano po unahing gupitin? Gitna, gilid? Gilid, ano? Sa baba. Aling baba? Ikaw talaga. Tinutuloy. Kailangan ni namin nyo kung anong buhok sa baba. Dito sa, di ba, hindi mo naman pwedeng ano, lahat agad pagsabay-sabayin. So, mag-fold ka ng konti muna sa taas bago sa baba. Saan baba po? Baba ng... Baba ng ano, ng yung pinakailalim mo na unahin natin. Aling ilalim po? Ilalim ng buhok. Yan. 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 Ano po tayo ngayon, pangalawa, brad natin? Tangkabuhayan yan. Pangalawa. Mga gustong mag kasi, ano, maging... sabi ko, umarap pa dito. Mamaya, blanco na siya. Yung pong gustong maging manggugupit, ayan, ganito po yung style. Pwede rin po yung gawin itong ginagawa ni Ate Esa, kung gusto nyo. Yan. Gamitan niyo po ng manipis na supply at saka ng tubig. Yun. Pagkatapos niyo pong gamitin yung tubig, pwede niyo na rin inumin. Pag nadyudyuwaw na kayo, nadyudyuwaw? Oo. Pwede niyo namnamin. Si ate, maraming terms na, ano ah, millennial terms. Diba? Ano ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng nadyudyuwaw? At namnamin. May panamnamnamnam pa siya, namnamin. Oops. Ano pong klaseng gunting ang pwedeng gamitin? Ah, yung ano lang, yung hindi pang damit, pantela. Oh. Talagang panggupit. Kaya para maging bako-bako. Pwede niyo po ba ipakita yung gunting nung ano itsura? Ayan. Pakita niyo, lapit niyo. Ayan. Ayan daw. Eh, yung pong supply, pwede niyo po ipakita. So, kailangan, yung ipin niya, hindi bako-bako. Ayan. Dapat yung straight sa kapino, ano po? Oo. Oh. Baka naman po sobrang above the kilay. Hindi naman. Ayoko ng sobrang above the kilay. Sabi ko kasi sa'yo, humarap pa sa akin. Sinisip pa ako ngayon. Sakto lang. Ano, nahaba ka agad dyan. Kaya po yung mga gusto, ano, magpagupit ng bangs. Asap-asap po sa mga kababayan ko nandito sa Hong Kong. Hanggang nandito po si Ate Esang, pwede niya po kayong gupitan ng bangs. Pwede rin yung buhok. Ang next vlog ko naman po, gugupitan niya yung aking buhok sa likod. Kasi mahaba na. Haba.
Yan, pwede po siyang magupit. Yan. Free of charge. Free of charge po. Kasi ano to, sinundan ko lang yung maigsing buhok mo ani dito sa kabila. Pakinggan niyo po yung sinabi ko, free of charge. Kasi po, illegal po dito eh. Pero kaya kailangan free of charge. Opo. Pero meron uso po raw yung ano. Ayan. A love gift. Yan. Joke lang. A gift. Yeah. Actually po, hindi po legal yung mag-part-time na mag-upit, mag-utics, ganyan. Kaya, yung iba po natin ka OFW, ginagawa lang po nila to for friendship. Habang nagchichikahan, gumagalaw din ang kamay. Habang nagmamarites po, gumagalaw yung kamay nila. Yan. Yes. At saka para po yung mga ka-OFW natin, makatipid din po. Kasi mahal po kasi pumunta sa parlor. So, yung friends ninyo, kung marunong magupit, magupit na lang po kayo sa kanila kaysa mag-parlor kayo. May kasama ng chika yun. May kasama na pong marites yun. Yeah. Pero kung gusto nyo naman ng sosyalan, pwede nyo rin pong try sa mga parlor dito, mga shop. May mga parlor naman dito na marunong mag-English yung mga ano eh, mga Chinese barber. Ano? Chinese beauty parlor. Or in Central, we have Anda Ali-Ali. We have some salon, mga Pilipino po ang magugupit, mga may-ari. Pwede rin po kayo doon magpagupit at magpakulay at magpakulot at magpaganda with makeup. And one of my friend, puntahan niyo po sa Ali-Ali, sa 8th floor, Ellen Salon. Ayan, Ate Ellen, ayan ha, pinopromote ko ng iyong beauty parlor. Ellen Salon, 8th floor sa Ali-Ali. Hindi ko nga lang alam kung Ali-Ali 1 o Ali-Ali 2. Hanapin nyo lang. At napakagaling po niyang magupit at mag-ayos ng buhok. Actually, na-vlog ko na rin po siya. Pwede nyo hanapin po siya sa YouTube channel ko. Oo. Ate Ellen Salon. Hindi ko na makita ngayon, kaya hindi ko po makita sa video kung ano na itsura ng bawal daw magsalita. Sabi ng nagugupit. At bawal din huminga. Ano pala na video natin before and after. After and before. Yung before ko po, makikita niyo sa mga vlog ko noon, wala akong bangs. Now, may bangs na po ako. Siya. Ay! Bakit nabuha ang katsipoy? Hindi. Ano ba to? Parang bunot. Batot. Parang mushroom. Ay! Hindi pa po tapos yan. Yeah. Gugupit pa rin niya, tapos gagawin niyang spike. Yan. Spike. Yan. Ikaw magsasalita kasi talian natin ulit. Ikaw ang ini-interview ko at saka wala yung postiso ko. Kita yung bungi kong ngipin. Yan. Yan po si Ate S ang marami pong talent. Yan. Masarap magluto. Actually, yung employer kahapon na binisita namin, dati niyang employer yon. Ilang years ka doon nag-work eh? Oo. Ano lang? 4 years yata, dalawang kwarta. Yan. 4 years siya four years po siya doon nag-work. Napakasipag niya. Imagine tatlong palampag yung bahay niya pero nalinis niya yon, may popo pa siya. Tapos nagluluto pa siya ng long soup. Kaya ang kagandahan po kasi pag OFW kayo at maganda ang relationship niyo sa buhok. Sa ala, para akong mushroom. Hindi, okay lang. Antayin natin na susunod na kabanata. Pag po kayo OFW, DX po kayo at mabait po kayo at naging okay po relasyon nyo sa inyong amo at kayo po ay maganda ang pagkakahiwalay ninyo. Pag kayo po ay nag for good, tapos bumalik kayo at sa bansang pinagtrabahuan nyo at naisipan yung dalawin ng amo nyo, masaya po yung pagiging reunion nyo. Katulad po ni Ate kahapon, I was encouraged about her kasi very happy yung mga old employer nung binisita niya ulit after 8 years. Kasi nag-forgot na nga po siya after 8 years. Yeah, they are so happy. And you can watch it in our next, in our other vlog. Kasi nag-vlog po kami na sinurprise namin visit ang kanyang mga old employer here in Hong Kong. And, buhot-buhot. Lahat po sila masaya na nakita siya. At, pinapabalik pa ulit siya. At, binigyan pa siya ng licey. Kasama pabalik pa ako. Pamalit ng
pamasahe. Pinalitan yung pamasahe. Nag-Lycee. Kasama pa po si Ate Panmoy. Binigyan ng Lycee. At may Ferrero chocolate pa. Ano pa sa inyo? Oh, diba? Hindi ba? Ano, tama lang yan, Annie. Tama lang daw ito. Ayan. Kaya, dapat po tayo mga OFW domestic helper, mga ka-domestic helper po natin. Hindi lang yung domestic helper, yung mga nagtatrabaho po abroad, di ba? Kahit naman saan, kahit di abroad, everywhere. Maging good relationship po tayo sa mga employer natin para pag tayo nagkahiwalay nila, nahiwalay natin sila at binalikan natin sila, happy reunion, di ba? Masaya. Siguro kung pwede pa akong pirmahan, ayan, no? Kaya nila ako, no? Kung hindi lang siya senior citizen, pipirmahan pa siya nung amo niyan dati. Kasi kailangan po nila ng katulong ngayon eh. Pero ang kailangan nila yung marunong daw mag-Cantonese. At saka, mas niya pre magluto. Naganap ako na ano, dito pala. Marami pang mirem. Ayan po yung panggupit. Patingin natin yung set ng, ang gulo. Kompleto pa siya. Yung set ng panggupit. Ayan, pwede kayong bumili ng ganito para more convenient sa inyo. Meron pang razor yan eh. May pang razor, may pang ano, panggupit, mayroong masinsin na. Ayan o. Yan. Pang kalbo. Pati nga pang razor natin. Yan. Anyway. Siniparate niya kasi baka makalbo kita. Pag gusto niyong bumili, just message me. I'm just one call away. Yan. Para masabi namin kung sakay bibili, syempre with matching commission. Yeah. Joke lang. Yan. Ay, ituloy po natin yon. Sinasabi ko po sa inyo about employer na, di ba? Eh, anong masasabi mo? Dahil ikaw ay kahapon manamit mo yung mga dati mong employer. Are you also excited and happy? Excited and very happy. Because why? I'm not expected that they welcome me. They welcome you with two hands. Yeah, two hands. Okay. And I should be smiling. With a smiling, incomplete tip. Yeah. Kasi yung iba, wala nang ngipin. Yeah. Most of the hair employer po kasi ngayon, mga 70 plus na, di ba, Nate? Ang edad. Ano, pero happy pa rin sila na makita siya. At kahit po yung isang employer, nakalimutan yung pangalan niya, happy pa rin siya. Pinag-isipan pa kung sino daw siya. Pero, natandaan pa rin siya afterwards. Dahil, oh, siya rin na stay place. Oh, and he was so happy to see Ate Esang when she visited the employer. Kaya, you can watch it in our next vlog because our next vlog is visiting surprise visit to Ate Esang old employer. Di ba, Nate? Samahan sa susunod naming vlog. Yeah. Kaya ito po, maghintay-hintay daw tayo at natapos niya. Yan, na-spike niya ng aking bangs. Yan, bangs lang yan. 13 minutes vlog na yan. Tagal, ano? Gano ba katagal gupitin ang buhok? Ate, bangs lang yan eh. Actually, madali lang na po, mabilis pong gupitin yan. Kaya lang, if you want to cut it with arch, syempre, medyo matatagalan ng konti. Naatehan niya. Kasi po, pag ako gumapit niyan, pag wala po akong tigagupit, ako lang sarili ko, hawakan ko lang ganyan, tapos gugupitin ko sa ibabaw na ganyan. Kaya lang, wala siyang arch. Kaya, sabi nga na ate, nung nakita niya yung bangs ko, sino daw ang naggupit? Anyway, ayan na, aayusin pa niya. Dalian mo, te, matatapos na yung vlog ko, makita nila ang katapusan. Yan. Aayusin na po now. Pati-warit ng konti, pa-spike na po ngayon para sa final. Spike mo ng ulo. Ayan na. Yay! Diba? Uy. So, sino po yung magpapaano sa inyo ng bangs? Hanggang dito na lang po. Okay. Halika. Si Ate Esang. Don't forget to subscribe my channel, Pink Chick Vlog. Bye-bye! Kapag ang islanting mong ganun, diba? Pa-islant lang daw yan. Ayan.